A knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding. Colossians 1:9. Bigyan tayo ng kaunawaan ng Diyos. Ano? Yun dapat ang isa sa ipapanalangin ng bawat isa po sa atin. Strengthening by God's Spirit in the inner man. Pagpapatibay o pagpapatatag ng Espiritu, panloob ng Espiritu. Power to grasp the width, the length, the height, and the depth of love of Christ. Ito po yung pagkakaroon ng kapangyarihang maunawaan ang kabuuan pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Open doors of opportunity to proclaim the gospel. Alam niyo po ngayon, ano? Dahil binigay po sa atin ang pasanin na abutin ang mga barangay po natin. Magugulat ka na lamang. Maraming nagpapa-sprouting Bible studies from one place to another. Kinukulang po tayo ng worker. Bakit? Sumusunod po tayo eh. Nandun po tayo sa lakarin na naisin po ng Diyos sa atin. Mabuti na lamang po, no? Marami sa atin ang siyang nagre-respond upang, Pastor, isama mo ko sa mga Bible study. Isama mo ko sa mga mag-train. Marami po ang tumutugon. Dahil po sa ating pong patuloy na pananalangin, open doors that God ay magbukas ng mga opportunities. At hindi lamang po ito opportunities, but also the boldness to enter those doors. Katapangan, ano, ng pagpapayag ng salita ng Diyos. Prayer, therefore, is the very breath of the body, that is the church. Without it, the church would soon expire. But that cannot happen because Jesus said that hell itself cannot prevail. Next po natin, it is about, ang una po natin tinilakay, you know, it is about for everyone, pray for everyone. I urge you therefore, ginigiit ko sa inyo, manalangin kayo, tayo po yun. No? The next one, for everyone, and the next one is for the nation. For kings and all those in authority. Bakit po sinabi ito? Ipanalangin, bakit? Kasi yung nakakaligtaan natin eh. Puro pang sarili tayo. Kung ano ang I, me, mine, and myself lamang. Kaya nga po, sinasabi po sa atin, ngayon ng salita ng Diyos, isama mo naman ang bansa mo. Kaya nga po, nabanggit ko po sa inyo kanina. Malapit na naman ang election. Ito po yung pagkakataon natin. Ano? Magkaroon ng pagbabago. Through the next officials of the land, we need to pray for our nation, for our cities. Kasi po, meron tayong tendencies na ang panalangin lamang natin ay yung ating kanya-kanyang pangangailangan. Kaya pinapaalalahanan po tayo dito ni Apostol Pablo. Pray for your nation, for all authorities. Bakit po? Kasi ito po ang pinaka mahalaga. Dahil dito po, nakasalalay. It may influence the national affairs of our country when we pray. Pwede pong mangyari yun. Ano? Naalala ko po yung pong matin kami ng Hey Guys Seminar. Doon po, ano? Yung pong tinatawag na meron po silang grupo po doon, ang tawag po nila ay FOCIG. Ito po yung Fellowship of Christians in the Government. At yung pong G-Men, na kung saan ang tawag po nila, Government Movers in Enlightening the Nation. Alam niyo po, last July and August po of 2012, marami po nagbigay ng seminar dito yung CCF,
together with Anthony Pangilinan. Sino po nakakilala kay celebrity Anthony? Ito po yung asawa ni Sharon. Kilala niyo na. Siya po ang talaga pong, kumbaga, lalong-lalo na po sa military. 59 PNP superintendents and junior superintendents nakinig. Kumikilos na po ang Diyos. Ito po in-endorse po ni Nicanor Bartolome, the chief of PNP, the general of PNP general. Kaya ilan po ang, kumbaga, kahit po sa military po, marami na po ang nakakilala sa Diyos. Nung umaten po kami roon, hindi lamang kami nagpa-picture taking kay, sino na nga yung pastor? Yung beauty titleist, Miriam Kiambao. Hinanap ko po yung mayor ng Iloilo. Ang pangalan niya po ay si Matt Palabrica, mayor po ng Iloilo. Nagpakuha po ako ng litrato. Para meron akong souvenir pag pumunta ako ng Iloilo. Alam mo niyo po, siya po ay born again. Kumikilos na po ang Diyos. Sa Iloilo, ang sabi nga po niya, yung pagtuon niya, ang hirap po talaga bilang mananampalataya. Meron po, malaki po ang struggle. At siyempre, kailangan niya pong mag-umpisa. Kailangan niyang baguhin. At sa atin po, ito po ang nilalapit sa atin ngayon. Ganito nagpapaalala po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Ano ang bahagi natin? Hindi po sapat ang manalangin. Lalo-lalo na po sa ating election ngayon. Malapit na, ano? Dapat po merong, hindi po passive participation, dapat merong active participation ang ating pong, tayo na Christian community. Nasaan na tayo pagdating po rito? No? Eh, pastor, sila-sila na lamang eh. Ha? Lalo-lalo na po, pag alam natin na, mag-rakot yan mo yan, pastor. The more that they need our prayers, they are all subject of prayers. At sino po ang tutulog? At sino ang who will stand in the gap kung di po tayo? Na tayo, oo, pwedeng manalangin ang lahat. Ang problema po, lahat ba pinapakinggan ng Diyos? Ulitin ko po. Pwedeng manalangin ang lahat, pero hindi pwedeng pakinggan ng lahat. Ang pinapakinggan lamang ng Diyos, if we are rightly related to God, God will hear us. Ang problema, tayo yung rightly related to God, pero nakakalimutan natin manalangin. Why we should pray? Bakit nga ba? That we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Yan po ang layunin, the purpose, that we may lead a quiet and peaceful life, meaning that we may achieve the conditions of peace and serenity. Kapag sinabi pong peace or quiet, kapag tayo po'y dumulog sa Diyos, ano, referring to the absence of external circumstances, and peaceful, referring to the internal, the absence of internal circumstances. Kaya mahalaga po na tayo po ay lumapit at dumulog sa Diyos. Why we should pray. And lastly po, how we should pray. Doesn't talk about the posture o kung ano ang paraan mo kung paano ka dumulog sa Diyos. I want men everywhere to lift up holy hands in prayer. Pansinin niyo po, nagkaroon dito, verse 1 and 2, tinalakay ni Apostle Pablo ang pananalangin.
verses 3 to 4 hanggang 7, ito po ay theological issues. Pero niresume niya pagdating po sa verse 8. Niresume niya ang pananalangin. Sabi niya, command na po ito. Sabi niya, I want men everywhere to lift up holy hands. Ang nais ko pong bigyan natin ng pansin dito. Yung pong word holy. The qualifying adjective holy. Pwede naman pong gawin eh. Kasi ang mga Hudyo and pagans and even Christians as well ay nagtataas ng kamay kapag nananalangin. Pero ang sinasabi po dyan ay po Sir Pablo, holy hands. Ang ibig sabihin, kapag tayo po ay may nagawang hindi maganda, when we come to God, when we worship God, dapat alamin mo, is it acceptable to God? Ngayon, kung meron kang problemang panloob, let us then ask God for forgiveness. Kaya we can, as we ask for forgiveness from God, pwede mo nang itaas ang kamay mo sa Diyos. And that will be an acceptable worship to God. I wash my hands in innocence and go about your altar, O Lord. Pero kung makikita niyo po, sa simula pa lamang, I wash my hands, O God. Next. Who may ascend into the hill, hindi po hill yan, hill of the Lord, or who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor souls, as we come to God in worship or prayer, personal cleansing. Isa pong quotation na is kong dalhin sa inyo ni George Washington Carver. Ang sabi niya, my prayers seem to be more of an attitude than anything else. I indulge in no lip service but ask the great God silently, daily, and throughout the day to permit me to speak to Him. I ask for wisdom, understanding, and strength to carry out His will. As a result, I am asking and receiving all the time. Pansinin niyo po. Sino ba si George Washington Carver? Para ganito na lamang siya. Ganito siya kalapit sa Diyos. Alam niyo po kung sino yan? Isa pong peanut, nakakita po, diniskubre, nakadiscover po siya ng 300 ways or benefits from that peanut. 300. Because of his closeness to God. Kaya nabanggit niya, as a result, I am asking and receiving all the time. How do we pray? Do we receive prayers, answers to our prayers? Ganun ba tayo kalapit sa Diyos? Nais ko pong magtapos sa isa pong istorya. Story of a man kung saan ay napakatapang. Hinamon niya ang Diyos na magsalita. Ganito po ang kanyang sinasabi. Ang sabi niya ito, burn the bush like you did for Moses, God, and I will follow. Collapse the walls like you did for Joshua, God, and I will fight. Steal the waves like you did in the Sea of Galilee, God, and I will listen. So the man sat by the bush near a wall close to the sea and waited for God to speak. And God heard the man, so God answered. He sent fire not for a bush, but for a church. He brought down a wall not of bricks, but of sin. He stilled a storm not of the sea, but of soul. And God waited for the man to respond. And he waited and waited. But because the man was looking at bushes, not hearts, because the man was looking at bricks, not lives, because the man was looking for the seas and not souls, he decided that God had done nothing. And God looked at him
Finally, he looked to God and asked, "Have you lost your power?" And God looked at him and said, "Have you lost your hearing?" Many times po, we can identify. Hindi nawawala ang pandinig natin. Ang nawawala po natin, ang focus natin. Kailangan po natin bumalik sa naisin ng Diyos. Hindi yung pansariling kapakanan natin. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo na muli, O Diyos, ay binabalik mo kami sa daan na nais mong lakarin po namin. Na tunay na mapakinggan ka namin. Hindi ng aming sarili. Hindi ng aming nais. Patuloy, O Diyos, na mangusap ka sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Passion for God, compassion for